Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update natin ito. At this time, ito po ay tungkol sa nangyari po dyan sa Senate hearing kanina, May 20, 2024. Today yan, araw ng Monday. So marami po ang umalma sa naging hatol na Sen. Jinggoy Estrada sa kakatapos lamang po na Senate hearing ngayong araw ng Lunes, no? May 20, 2024 sa ex-PDEA agent na si Jonathan Morales dahil umano sa pagsisinungalin na ex-PDEA agent nang tanungin ito ni Sen. Jinggoy tungkol sa pirma nito sa hawak niya pong file. At ang sagot ni ex-PDEA agent Jonathan Morales ay oo. Tapos, nung tinanong ulit ni Sen. Jinggoy kung handwritten niya yung hawak niya pong file, eh hindi niya daw maalala. At nang ipareview ni Sen. Jinggoy ang naturang file, tsaka doon naalala na ex-PDEA agent Jonathan Morales na sulat kamay niya ngayon. Doon nag-ugat ang pag-contempt ni Sen. Jinggoy dahil di umano ay nagsisinungalin itong si ex-PDEA agent. Ngayon, sinang-ayuna ni Sen. Bato de la Rosa ang pag-contempt ni Sen. Jinggoy kay ex-PDEA agent Jonathan. Dahilan para ang taong bayan ay magalit po sa kanya. Anila taong bayan ang mga kalaban ni Bato de la Rosa dahil tila daw baga sabay-sabay lang ito sa agos. Marami po ang nababahala sa magiging kalagayan ni ex-PDEA agent Jonathan Morales sa loob ng Senado. Bakit daw tila baliktad ang nangyayari? Kung sino pa ang nagpapakatotoo ay siyang mas ginigipit. Iyan ang komento ng ilang mga netizen. Kayo po ba? Sang-ayon po ba kayong ipakontemp sa ex-PDEA agent Jonathan Morales sa Senado? So kung magbabasa tayo ng komento dito po sa post ni Maharlika, no, tungkol dito sa pag-contempt kay ex-PDEA Jonathan Morales. Sabi dito, the Senate has succeeded para makontemp si Morales. Yan talaga ang papel niyang si Jinggoy daw. Inilihes ng inilihes ang usapan para ubusin ang oras. Sirain ang kredibilidad ni JM at i-contempt para matigil ang hearing. Obvious ang goal niya, madelay kundi man niya kayang ipahinto. Dahil sa pangyayaring ito, ang ilang netizen gusto na pong ipalabas yung video at yung picture na kung saan ay mas matibay na ebidensya nitong si Jonathan Morales. Sabi nga dito ng isang commenter, ipakita na ang video at picture. Nakalungkot ang nangyayari sa hearing. Walang wenta. Napunta sa ibang issue. Sabi pa ng isa dito, I think it was the plan of the puppets. Sinet up nila si Bato. Pinakontempt nila si Picoy. Set up na nila yon para mag-vote si Jinggoy na yes, Bato, i-contempt mo na. Para pag si Jinggoy nagsabi na i-contempt si Morales, walang magawa si Bato kundi mag-agree. Kaya ayon, sinet up na nila yon. Ang sarcasm ni Picoy, winner, mahalin ang Pilipinas. May nagkomento pa po dito na ilabas nyo lahat ng video at picture para hindi na mapahamak si Sir JM. Maawa kayo sa kanya kung sino man yung may hawak na matibay na ebidensya. Nakakaawa si JM, good intention pero siya pa ang nakontem. Parang siya ang naging suspect only in the Philippines. Handa nyo na mga sarili nyo, maghirap ang bansa lalo. So ilan lamang po yan sa mga komento ng mga netizen na hindi po agree o hindi sang-ayon sa nangyari pong pag-contempt dito po kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. So nang nagpunta po ako sa Twitter na ngayon ay ex, nakita ko yung isang video or interview doon ni Sen. Jinggoy Estrada. Pagkatapos po ng hearing, in-interview po itong si Jinggoy Estrada at sabi niya nga dapat na daw matigil ang hearing na yan sa Senado dahil wala daw nakukuhang tamang kasagutan kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. So kayo po ba, sang-ayon po ba kayo na dapat ipatigil ng ganun-ganun lang ang hearing at i-dismiss ang pinagtatalunang ito? Kung ako po ang tatanungin ninyo, opinion ko lang ito ha, dapat pong masolve muna ang case na pinagtatalunan dito sa Senadong ito hanggang lumabas yung katotohanan. Kaya may katotohanan naman yan or wala at least ang taong bayan na linawan. Walang katanungan sa isipan nila. Kesa ipatigil ng ganun-ganun lang tapos marami pong
naghahanap ng kasagutan. Kaya ang opinyon ko, ipagpatuloy hanggang lumabas ang katotohanan para managot ang dapat managot kung meron man at kung ito'y kasinungalinan, at least nalaman po natin, di ba? So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.